Though wala tayong stats na magbaback up sa sinabi natin sa ating title, siguro safe naman sabihin na kung hindi ito yung pinakamahinang quarter ng Miami Heat, eh isa pa rin talaga to. Paano ba naman? Magna 9 minutes na silang naglalaro noong Game 4 ng Eastern Conference Finals kontra sa Boston Celtics tapos 1 point pa lang sila. Buti na lang binasag ni Victor Oladipo ang katahimikan na yan at nashoot ang una nilang field goal sa 3:23 mark ng first quarter. So either magandang depensa talaga to para sa Boston or sadyang minalas o di lang talaga sila makashoot. Well, nakakita tayo sa quarter na ito ng maraming mid-rangers para sa Heat tulad dito. Sa layo na yan, tila automatic si Bam dyan noong Game 3. And hindi rin naman nag-contest si Horford kahit nasa harapan siya. Di pumasok. Dito rin, hindi natin masisisi si Lowry dahil dalawa ang nakatutok sa kanya samantalang ang lawak ng espasyo para kay Tucker dito. Alam ko rin okay si Tucker sa mga ganyang floater. Though nakarecover naman ang maayos si Time Lord para magulumihanan man lang si PJ. Malas? Pwede. Pero okay din ang depensa ng Boston. Ito, matapos ang magandang strip ni Horford na kapag-reset sana ang Heat at nabit na sana nila yung depensa ng Boston dahil sa pagkagat ni Tatum sa fake. Basically, taghabol na si Tatum dyan at nasa likuran na ni Lowry. Now, notice niya itong si White mga idol. Tinataon niya si Butler. Pero, noong lumalim na si Lowry, bigla niyang iniwan si Butler at sinundan ang posibleng mapapasahan ni Lowry. Kung ibabalik natin, ganyan din ang ginawa ni Tatum. Since hindi naman niya mahahabol yan, rumekta na siya kay Bam at nagtiwala kay Time Lord na siya yung kumuha kay Lowry. Ang gandang collective defensive IQ nito. Eto, mid-range na naman. Kaya naman nilang ishoot yan. Offline lang talaga. Basic kay Butler to kahit pa may bantay sa harap pero hindi pa rin pumasok. Big difference din talaga itong si Grant Williams kahit pa si Lowry na former All-Star tong kalaban niya na natili siya sa harapan hanggang sa makontest. So minalas lang ba o maganda ang depensa ng Boston noong Game 4? Actually mga idol, both yan eh. May mga easy shots din talaga silang hindi pumasok pero hindi pa rin maikakaila ang depensa ng Celtics na talagang sinabayan yung pagiging maalat nila. Tsaka kung ganyan ka na sa opensa, dapat doblehin mo pa yung kahit sa depensa pero nawasak pa rin naman ang Boston yan. Dahil dyan, all 2 na po ang serye. Pero kung patuloy po na magiging ganito ka-dominating ang Boston at walang palagang Heat, matik Boston in 6 talaga. Tignan na lang natin bukas kung paano mag-a-adjust si coach po. Ano po ang masasabi niya sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.